Morning sa inyo mga plantita. So, andito naman tayo sa ating YouTube channel. Kung bago pa kayo sa akin, hit the bell po para updated kayo sa akin lahat mga video. Kahapon mga langga, dumaan kami mga plantita, dumaan kami sa isang napakaliit na mga taniman ng halaman sa tabi mismo ng kalsada at nakita ko napakamura ang kanilang mga halaman. So, bumili ako ng tatlo at saka binigyan ako ng dalawang perasong halaman na nakabalot at nakalagay sa lagayan. So, tingnan natin kung anong klaseng halaman to. Isa-isahin natin mga langga para at saka ang ganda ng mga bulaklak mga langga. Hindi ako nanghihinayang na bumili ako sa halagang 80 pesos bawat isang lagayan dahil nga sa napakaganda ang mga bulaklak nito. Tingnan natin. O ayan mga langga, ang ganda ng mga bulaklak ko ngayon sa araw na to. Ayan. At nasisinyagan siya ng araw. Iurong natin ng konti. At ayun, tingnan natin yung iba. Ito na yung aking halaman, yung aking bagong aalagaan ng mga yung halaman. Alam niyo mga langga, yung pag-aalaga natin halaman, kumpirmi siguro yan sa lamig ng mga kamay. Kasi mayroong iba kasi na magaganda mga halaman, hindi gano'ng nabubuhayan na mga sanga. Ito, simple lang. Sanga lang ang kailangan nito. Ang dami mga, kumbaga ang daming tumubo na mga sanga. So, kung gusto nyo magparami ng sanga ng halaman or ng mga halaman na magaganda mga bulaklak, may gagawin lang kayo dito at napakasimple lang bago lumago at bago mamumulaklak ang inyong halaman at hindi kayo mamamatayan ng mga halaman na kahit sabi mong bonsai lang ito. Ayan, oh, loam soil lang ginamit. Pero ang gagamitin ko is lupang itim at saka uling na pinag-ulingan. Halika na! Ang gagamit naman natin ngayon ay ito yung sinasabi ko na pinag-ulingan na lupa. Napakaganda, sobrang vitamins. Of course, di mawala yung ating loam soil. Ayun, oh. Yan, imimix natin ito malangalangga. Ayan, oh. Ganda, di ba? We'll be right back.
lang, dyan ko nilagay yung aking, ang ganda ng kulay ng violet, oh. Yung aking bagong tanim na halaman. Alam niyo mga langga, oh, nag-partner siya, dilaw. At saka andun din ang dilaw, at saka yun, oh, nakalambitin. So ang gagawin natin mga langga, para hindi maging masira or masira yung ating bagong pananim, may gagawin tayo na fertilizer. Ito ay pampalago ng bulaklak at pampaugat din mga langga. So tingnan natin. Langga, alam niyo kung bakit lumalago at lalong tawag ito. Dami ko kasi naglalaba ko ngayon. At kung bakit lumalago at dumadami ang mga bulaklak na aking mga pananim. Dahil nga ito sa ditchin ito, ito yung aking ginagawa na pampambulaklak, fertilizer, at isa nito. Kung kunti lang ilagay natin mga langga, ha? Kunti lang, wag damihan. Ito, ha? Paunti lang ito. Pag isang pitchin lang ganito, so kunti lang ang gagawin nyo, ha? At kakanawin nyo. Of course, yung aking maliit na pala pang halaman, ito yung aking pangkanaw. Kakanawin natin hanggang sa maano talaga siya. Matunaw. Matunaw yung ating pitchin. Talaga, subok ko na ito mga langga. Alam bakit? Lalong dumadami ang mga bulaklak ko. Subok na subok ko na ito. Tsaka hindi nagkakaroon ng insekto yung aking mga halaman. So yan, nakanaw ko na. Ibubuhusan natin doon sa bago nating pananim. So mga langga, yan dyan yung ating bagong pananim. Ayan. So kunti-kunti lang. Ayan. At dito ko nilagay para mainitan. Ang ingay. Ang ingay ang harap ng aking bahay. Sobra. Sobra talaga ang ingay. So ayan pa. Kasi ano to, bali ay tatlong, ayan o. At ito yung course, yung bago nating pinagputulan para di masira ang mga ang puno. Ayan na siya mga langga. Tumutulo talaga siya. Alam nyo ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito alagang bitchin to. Si isang buwan, dalawang bis ako nagdidilig ng bitchin. Ayan. Kaya lalong dumami o mga bulaklak kong rose. Ayan. Ito yung pinagputingan ko siya. Pinagkatag ko. So, ayan mga langga. Tinot. Dilaw. At dilaw. May kulay peach. Peach ba yan? Of course, ayan. Oh, nakasabit yung aking napakaganda bulaklak na doon siya. Ang aking mga ano, at saka yung aking mga disposable. Ayan, sunflower lahat yan, oh. Ayan. Ito naman yung bago kong mga markot ng mga halaman. Ayan. Ito lang, napakasimple ng aking ginawa. Dito lang sa loob ng aking pamamahay at harap ng aking pamamahay. Alam nyo na mga langga, yung aking harap ng bahay is tabi ng kalsada. So, yun lang ang ginagawa ko para malibang ako. At of course, nakakaaliw mga langga ang pag may tanim kang mga halaman, mga gulayan, nandito lang sa loob ng iyong pamamahay. Gagawan mo ng paraan para hindi ka na bumili ng bumili kung anong sa palengke. At saka yung malay mo, nandito tabi ako ng kalsada at magustuhan nila yung mga bulaklak ko, pwede silang bumili sa halagang 100 pesos. Ayan lang, sobra talaga. Dito ko ginugol yung aking oras sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng halaman. Dahil nga, aywan ko ba nasisihan ako pagising ko sa maga. Nakikita, lalo na pagising ko ng maga at nakikita ko yung mga bulaklak ko. Napakaganda at hitik na hitik sa bulaklak. So mga langga, kung bago pa kayo sa aking channel, mga plantita, plantito, don't forget, subscribe and click the bell. Thank you so much mga langga. Thank you so much mga plantita. Salamat.